ng bawat henerasyon. DWWW 774, your ultimate music radio. Member KBP. Libre! 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 May libre pa ba ngayon? Oo naman, libreng konsultasyon sa Himpapawid. Kasama ang tanging tambalang nurse at doktor sa radyo, ang Doktor ng Bayan, 26th Golden Dove KBP Awardee for Best Public Service Program Host, Dr. Jaime Galvez-Tan, at si nurse broadcaster Nathalie David. Doctor's Orders, Lunes hanggang Sabado. At ngayon, narito ang inyong Doktor ng Bayan, Dr. Jaime Galvez-Tan, and nurse broadcaster Nathalie David. Good morning, Philippines! Magandang umaga po sa inyo lahat. Welcome to Doctor's Orders. It's the midweek. It's Wednesday. Ayan. Saka second week na po. Pero maganda ngayon, 77 daw. 77 days before Christmas. Good morning, Nathalie. Yes, good morning, Doc. Good morning din sa ating mga listeners. Tama ka nga dyan, Doc. Ano? Wednesday po ngayon. Sabi ng mga... millennials, hump day. Kalagitnaan kasi no ng ating linggo. And syempre, ang ating payo po sa inyong lahat pa rin at pagbibigay pa rin po ng positivity. Ayan, ang radiance ayan ng inyo pong paggising ay sana po ay naibabahagi nyo sa lahat. Ayan. Ayun, radiance, 'di ba? Maganda yung salitang radiance. Oo. Hindi, kapon nga, pag yung sa aking clinic, may bumisita ng mga dati kong pasyente na ngayon, radiant na sila. Dati walang ka-radiance. Hindi, ganun po, di ba, pag meron po tayong karamdaman, kaya ako'y natutuwa pag meron akong isang kaibigan di ko na nakikita o isang pasyente kung dati-rati ay hindi mo mapintura ang mukha, di ba? Mm-hmm. Tapos ngayon, radiant. Ayan. Di ba? Rayjan, sige, gusto po natin batiin si Ami Buwan, Conchita Manalili, Felix Ngohong, Roger Santos, Noreen Espinarin, Pia Tan, Mer Layson, Eric Dean Carza ng Manila Police Force, kasama po si Jong Musni, ayan, at si Jojo Salazar, Lolhati Roque, Jovi Monegas, magandang umaga, ng Bongabons, Meba Isia, Aladina, Kalisan, Emily Tan, diyan sa San Pedro, Laguna, magandang umaga po sa inyo lahat. Regine Perez and Bong Navarra, Elmer and Juliet Navarra, isang magandang umaga rin po sa inyong lahat. Sige, bago natin pakilala ang ating radiant guest, na punong-puno ng radiant. Pero for a while. Article eh. Halos mawala. Yun ang kanyang kasaysayan. Oo. Halos mawala yung radiant. Pero Nathalie, baka meron ka muna lang din dyan mga gustong batiin ng mga regular listeners. Siyempre, natin. Siyempre, hindi lang regular listener. Regular employee. Oh, ayan, regular. Ang ating regular employee na si Jonah Bakira na yung nagsiselebrate ng ganyang birthday Jonah, today. Jonah, happy birthday. Oh, nasa kabanatuan, siyempre. Kaya pala hindi ako sinasagot. Oo, busy. Oh, busy. Happy, Jonah, happy birthday, Jonah. Gandang Jonah. Oh, and be happy there in Kabanatuan with all your loved ones, families, relatives, and friends. Ipunin mo ang iyong positivity at i-radiant mo yan dito. Kumbaga, ihawa mo sa amin ang positivity na yan. And of course, ang ating magaganap na Malasakit Day this coming October 10, ito pong Webes na po yan. Magkakaroon po tayo muli ng Malasakit Day sa ilalim po ng pamumuno ng Office of the President and of course, sa opisina po ni Senator Bongo at ng Malasakit Center. This would be held here at our station, Unit 808, 8th floor, Atlanta Center Condominium, Annapolis Street, Barangay Green Hills, San Juan. Don't forget po ang kumpletong requirements na maaari nyo pong makita sa aming pong Facebook page, DWWW774. Ayan naman. At maganda rin po ang padala ni Dr. Eric Francisco. Enough to give us inspiration as our special guest will also give us inspiration. Totoo yan. Yun, biglang nawala. Hi, kasi Eric. Naglobat ako. Ayun, ang message. Alas si Nathalie, merong kopya nung text message ni... Pero mamaya ni Dr. Eric ngayon. Ayan. About sunshine ata.
Oh, we are also live, ha? Live po tayo sa Facebook. Pwede po kayong mag-message. Oh, at, yes, sige. Mga ating mga mag-share lines din pala, mga lines. Oo, oh, oh, ating linya ay 8661-8464 at 8661-8466. Same pa rin po ang number, pero maglalagay lang po kayo ng 8 sa unang bahagi po. Oo, nagbago na ho. Nga, eh. Kung di nyo pa alam, ha, 8 numero na po ang mga telepono, landline sa Pilipinas. Pati ho yung mga landline na naka-attach sa cellphone. Oh, sabi ng kapatid duo, ko, ira-jake pala. Oh, oh. Ira-jan kasi sabi ko. Ihawa. Oo nga naman. Thank you to my sister. Happy listening. Ah. Ayan. At syempre, ang message po ni Doc Eric Francisco, mamaya babanggitin natin. Pero ito, Doc, ano, usapang ano tayo, ah, kumbaga, new life. New life. Beginnings. New region, sabi ko nga ganyan. Eh, diba? At kung meron ho kayong kwentong new life, no, ano ang inyong kinoconsider na second life, yun, i-share nyo po yan sa amin. Baka kumisa nga third life. Maraming chance, sabi nga nila. As long as you're living, there's always more than third, fourth chance, and so on. At nakakasama nga po natin, and glad to have met her, dahil nung nabalita po yun ni Tita Merly Ching, no, we were so devastated. Lahat po rito, ang lahat ng buong DWWW nagdarasal. At pati ako hindi ko na maalala ganong katagal na yun. Pero mamaya sa sariwan natin, ang konti, saglit. Ang maganda is the victory towards a new life. Sige. Mm-hmm. Nathalie, please. Ayan, ang ating makakasama po ay si Miss Larah Anjelica Ching or Jika. Good morning. Good morning. Good morning, Miss Nathalie. Good morning, Doc. Oh, Jika, so happy. Again, di ba? Again. Ang tagal na nun eh, no? To be our guest. Sige. Mm-hmm. Bibigyan natin siya ng opening statement message mo. Opening statement. Siguro, na gusto mong ibahagi sa ating mga nakikinig ngayong umaga. Siguro po, ano, be grateful for a new day. Be grateful for life. Wow. Be grateful for a new day. Nilabutan ako dun. Oo nga, pati ako. Tumayo yung balahibo ko. And be grateful for life. Ayan po. Yan po ang pinakamensahe ni Jika. Sige. But why are you so grateful for a new day and buhay na buhay? No, kung sa sariwa ating konti, nag-aagaw buhay po si Jika noong mga panahon na yon. At ako po, just watching from a distance kung ano nangyari sa kanya, yung kasaysayan niya doon na nangyari, at yung kalagayan niya, yung itsura niya nung dumating sa ospital. Talagang masasabi ko, wow! Wow, pati ako naluluwa. Sabi ko, naku, parang gusto mong mawala ng pag-asa. Pero dahil nga sobra pong ating pananalig sa Panginoon, talagang alam natin may pag-asa. Ito nga, nandito na po si Jika celebrating her third new year. Yung being grateful for a new day, every day, and a new life. Now, on your third year of a new life. Sige, konting, bago tayo mag-stage break, konting, kung kaya mo, Jika, no? To tell it yourself. Pero, in just a few instances, anong eksakto nangyari sa'yo? So, bali po, Doc, nasa Boracay po kami noon, nagbabakasyon. Tapos po, nag-parasailing kami. Parasailing, okay. Apo. Tapos, yung parasailing, nasa parachute ka. Nasa parachute, okay. Tapos nasa taas ka, ilang feet. Hinihila ka, di ba? Ng isang motorboat. Okay. Tapos po, ang nangyari, humangin po ng malakas. Bali, nung time po na yun, hindi naman talaga bumabagyo. Walang bagyo. Wala pong bagyo. Maayos naman po yung panahon. Kaya, sikat na sikat ang araw. Di ba? Kalmadong dagat. Kalmado naman po. Pero po, meron parang tinatawag sila na yung bigla ang malakas na hangin. Okay. Ayun. So, ang nangyari po, dahil sa sobrang lakas ng hangin, naputol po yung tali na nagko-connect sa parachute tsaka dun sa speedboat. Sa speedboat. Naputol po. So, humiwalay po. At lumipad ka muna sa langit. Dahil po, nakahiwalay na kami, sobrang lakas ng hangin, nilipad kami, kinaladkad po ako ng parachute. So, ang nangyari po, nasa ilalim, kasi po, kahit parachute yun, dahil hindi na siya nakakonect dun sa speedboat, bumaba na po siya. Tapos, nasa ilalim na po ako ng tubig, pero dahil malakas yung hangin, dinadala kami, kinakaladkad kami. Sa tubig na so, nasa ilalim po ako ng tubig. When you say kami, ilang kayo nun?
Bali, ang nangyari po kasi, ako yung nasa pinakadulo. Okay. Mm-hmm. So, ako yung nasa ilalim ng tubig. Yung okay. ibang kasama ko po, nasa ibang nakaahon. Tatlo kasi do kang kaya ng... Tatlo po. Oo, para so, yung dalawa while kilakaladkad ng hangin, nasa ibabaw yung buhay. Ibabaw yung... Ikaw nasa ilalim. Ako po nasa ilalim. Kasi ako yung nasa pinakagilid. Tapos kinaladkad po kami, inabot na po kami sa Romblon. So from Boracay, nakarating po kami ng Romblon. Sa kabilang isla yung Carabao Island. Oh, neighboring island nga. Oh, ayan, nakikita niyo kung anong sitwasyon po. Tapos po yung itsura ko po, nang sabi niyo nga po, nagulat kayo sa itsura ko. So kung kilala niyo po si Koke, ganon-ganon po yung itsura ko. As in, bloated po yung buong mukha ko. Tapos itim na itim na. Tapos punong-puno nang pasa. Akala po nila lahat. Wala na ako kasi rescue, no? Paano naka-rescue? Bali, ang nangyari po, niradyo po sa speedboat. Nung speedboat. Mm-hmm. Tapos ang ginawa po nila, since nakahiwalay na po kami, with the help ng ibang speedboat po, hinabol nila yung parachute. Okay. Tapos po, kinat nila yung parachute. Kasi humahatak pa rin hanggang ayan po, ganyan ka-excitement po yung nangyari kay Chica. Tayo po yung maging station break. Kaya binibitin po natin ngayon. Yes. Pati ako bitin eh. Kasi hindi ko talaga alam yung the story. Although, alam ko, mamaya isasabihin po ni Nathalie that you can read her story now written in a magazine in Kerigma. Pero tayo po yung maging station break. Huwag po kayong bibitiw. Babalik po kagad ng doctor's orders. Daily ng Adele Ashitabati. Mas happy ka pag healthy ka, Adele Ashitabati. Ang Adele Ashitabati with Calcone ay mula sa piling-piling dahon, tangkay at ugat ng Ashitaba. Tulong sa iyong kalusugan, Adele Ashitabati with Calcone ay kailangan. Isang tasa daily ng Adele Ashitabati. Mas happy ka pag healthy ka, Adele Ashitabati. Ang Adele Ashitaba Tea with Calcone ay mabibili sa EDSA Garden House sa Quezon Memorial Circle Garden, Landmark Supermarket, Trinoma, Makati, Alabang at Nuvali, the SM Store Kultura, Mercury Drug, the Generics Pharmacy at dealers nationwide. O tumawag sa 0916-499-6195 o 0920-908-6944. At ngayon, narito muli ang Doctor's Orders. Good morning, Philippines! Magandang araw po muli sa inyong lahat. It's a wonderful Wednesday morning. Yan, I'm very special guest. Nakakasama natin. A very special guest nga natin. Larah. Angelica ba yun? Yes. Larah Anjelica. I've always known Larah Anjelica as Chica. Ching. Ayan, kinakwento nga niya po, the miracle of the 2016 in September. No? So, yun na po, na-rescue siya. At, ayun, I don't know kung binigyan ka ng account how long it took for you from the sea to the shore to across the island in Panay and to bring you to the nearest hospital. Yan, at ang pinag-uusapan nga po natin ang usapang second chances, no? And appreciating mornings, no? Kumbaga waking up for a new life. And nakalagay nga dito, and gratefulness for a new day, a new life. Oo, we are talking about a story of coming back to life. Kayo ba may kwento ho kayong ganyan? I-share niyo po sa amin live po kumbaga, kami. In a sense, a resurrection, di ba? Ayan. Bukas po ang ating linya, 866-18464 at 866-18466. Ang ating text line, 0929-321-873. Ayan. Good morning din kay Margarita Pelisco, Tess Garcia at si Lou Roque. Yes, Tess and Lou. So nice to have seen Lou. Okay. Sige, tuloy natin kung whatever that shortness kasi ang pinakamaganda, the lessons we can learn from it. So, nangyari nga po yun, ang aksidente last September 16, 2016, that was 3 years ago, an accident happened and yung binabanggit mo nga, no, Angelica, yung pagka-retrieve sa'yo, wala na silang makuhang pulse. Ayun. So, ang memory niya, we were talking off the air, ano? Ang memory niya, Doc, naririnig daw niya lahat doon sa room and hindi daw siya makagalaw.
Pero naririnig niya lahat. Oo. Pinag-uusapan. Ayun. So, kailan ka nagkaroon ng, you know, first movement or when everybody knew that you are so, kamalayan na ito, pero yung pagkilos. Wala. Wala. Oo. Yes, Angelica. Bale, nasa clinic na ako sa Boracay. Nung unang beses. Clinic in Boracay. Nung unang beses akong nakagalaw na na-sure nila na buhay ako. Kasi, and your two other companions, ma'am, buhay na buhay. Opo. Naglalakad. Opo. Ikaw yung... Kasi nakaahon po sila, Dok. Ako yung nasa sa ilalim. Nakalubog talagang literally drowning, you know? Kaya rin siguro po puro pasad din ako noon. Kasi puro ano nga, puro hampas doon sa samut-saring alon at hangin. Yes. Sige, so sabi natin in the Boracay Clinic you were treated. May memories ka ba kung para sasalamatan ba natin yung clinic na yun? Bale po yung dun po, parang dun na po nila ako nilagyan ng mga na life-saving. Yung mga po, para po makarat, po, para respirator siguro, di ba? Para po makarating ng ang, ano sa hospital po kasi po sa kalibo yung sa kalibo pa which is ano 2 to 4 hours away na parang pinakamabilis na yun 2 hours. Pinakamabilis. Unless may helicopter, di ba? Pero kung by land and by sea, talagang mabilis na yung 2 hours. Mm-hmm. So, yan po ang kanyang experience. Ano? Siguro magandang katanungan, Angelica, ano yung na-feel mo, of course? Once you, of course, you knew na nung nag-snap yung parachute, oh my gosh, I'm in big trouble. Mm-hmm. And then you woke up, what were you actually feeling aside from, of course, pain all over your body? Gratitude po. As in, yun po yung pagka nung... The first thing that came to your mind. Kasi gratitude. Po, nung time na yun po, akala ko po talaga, katapusan ko na. Mm. As in, habang kinakaladkad po ako, talagang ano po, nag-ano na ako, as in, may mga flashbacks na ako ng mga events. May mga gano'n na po. Tapos, nagdasal na po ako, as in, natawag ko na po lahat ng santo na kilala ko. Tapos, talagang nag-pray na ako na parang sabi ko, Lord, alam ko, hindi ako perfect, na hindi ako worthy to be with you there in heaven, pero ano, umaasa ako sa love and mercy mo. Ayun, na love and mercy and so truth. Parang ano po talaga, nakakondisyon na ako na it's the end, parang it's ganun end, so nung nabuhay ako ulit, parang Lord, thank you. Yan po talaga yung una ko naisip na, Lord. Alam mo, yung ako hindi ko sasabi, well, kasi eventually yung I remember taking a flight from Zamboanga to Manila. And then 1 minute after, biglang umusok yung loob ng eroplano at biglang parang bumagsak. Yung bumagsak lang like an air pocket naman. Uh-oh. At then sinabi ka, wow, this is the end. Thank you, Lord. I'm with you. Ganun talaga yun. Yet, of course, sabi ng pilot, we're just going back to Zamboanga. Our engine has trouble. Siyempre, pati ikaw, di mo alam kung makakalanting. I mean, like binigyan ka ng enough warning, ano. Pero of course, sabihin na lang natin, nakalanding kami nung matiwasay. Mm-hmm. At tapos, parang ganyan, you know? And then nung aalis na uli yung aeroplano after a few hours, sabi ko, sasakay ba kayo? Yung iba ayaw na. Ako naman ang sabi ko, parang ganyan, tiwala, ano? Kung yung piloto nagtitiwala sa kanyang aeroplano, tayo, sino tayo para tumanggi? Kasi buhay din ng piloto. At nung kanyang staff. So, ganon, no? Yung yes, that, feeling siguro grateful. Parang I shared that feeling nung naputol siguro. Wow, this is the end. Parang ganyan, ano? Sige. So, sabi nga ni Jika talagang gratitude yes. is the thing that came to your mind nung nadidinig mo, wow, langit ba to? O sa hospital ba to? Mga tinig na ito. I've seen it. Nasa, ang kwento kasi ni Jika ay nasa magazine ng Kirigma, no? And then, nakita ko may photos pa dito, Doc, nung before. Yes. And then, yung after the accident. Was this, nung pauwi na kayo, you look great. Parang ilang araw lang... Walang, that's the miracle. Yan po yung miracle talaga. Yan ang di ka paniniwala. Kala ko ito yung before. So, wow. Oh, let me give my version naman. Well, of course, nung I knew, siyempre tawag kagad si Mommy yes. Merly. Hello, Merly Ching. Good morning at lahat kayo dyan sa La Consolacion. Ngayong hapon po, may kliniko ako dyan sa La Consolacion. Although it's a Wednesday, an unusual day kasi bukas po patuloy na po tayo ng Polomolok. Ano pa? Anyway, siyempre, Merly, called me up and told about this accident. But the first thing on my mind to say to Merly,
pack up, buy the first ticket to go to Katiklan or to Kalibo, you are needed by Chika. Gusto ko lang sabihin niyo. And then, yun na nga, by the next day, ito na nga, binobroadcast ko na. We need all your prayers. We need all your, imploring the Lord God to save Chika. Right? And Chika is here, right in our midst here. Sige, so gratitude, no? Gratitude. So, bigla kang namulat doon na sa Boracay Clinic. And all the while, in the travel to Kalibo, you were also aware. Aware, okay. Ayun yung tanong ni Nathalie kasi kanina, kailan yung unang kibo na namalayan mong kumibo? Kala kasi parang, it's like you're frozen, di ba, parang hindi mo makibo, pero nadidinig mo lahat, nagkakagulo kung anong gagawin sa'yo. Tapos tinatanong po ako na parang kung ano na gumalaw daw po ako, kung ano, kung naririnig ko. Narinig. Tapos tinatry ko po, hindi po talaga ako makagalaw. Kahit makurap-kurap yung mata mo, wala. Wala. So, alam mo rin, taranta sila talaga. Okay, so, yun nga, yung... Sorry, pati ako. Nasasamid. Ayan, actually, recalling the story. Yes, nire-review ko nga yung mga comments po ng ating mga listeners. Ano? Sila po ay nagagalak. At kumbaga, ang second life po talaga ay hindi ho ipinagwawalang bahala. And once you have experienced this, you know, being grateful, kasi gusto nating ibahagi din sa ating mga listeners, most of us, no, na very, very tired at sa inyo pong buhay, pagkagising nyo sa umaga, ay, ito na naman ang gagawin ko. traffic na naman. I'll be meeting all the people I don't like, etc. All the stresses, ano. But there's this one person who had the second chance, and sa pagmulat ng kanyang mata, hindi puot at galit ang kanyang naramdaman, bagkos ay pasasalamat. Diba? Oo. Oh, yung thank iba kasi Lord, puot at galit. Oo. Parang pagkagising mo sa mga, ba't ba may problema pa rin? Ang tanong ko nga sa kanya, Doc, nagdemanda ba kayo dun sa well, that's ride na yun, ano? Pero, hindi daw. See? Gratefulness talaga. Gratefulness means forgiveness and divine justice. Sabihin sa akin na lang interpretation. Yes. Knowing that. Sige. Ano pa yung pinaka-outstanding experiences that you can share while all of this were ongoing? So, yan nga po. So, first po kasi, alam ko naman po talaga na miracles do happen. You believe in miracles. Meron po talagang miracles. Pero I think it's available to everyone. Na hindi siya na... Kunyari, minsan pag kinikwenta ko yung story, sasabihin nila, ay, malakas ka kay Lord, ganyan, na parang sila hindi, ganun. Pero I think lahat tayo malakas kay Lord. Everyone has access to the Lord God. As long as we acknowledge it. Ayun. Oh, yes. Parang ang nangyari kasi, Doc, since matagal na po, parang high school pa ako, talagang nakikinig na ako sa inyo. Na parang kahit na bata pa ako, wala naman akong sakit, pero nakikinig ako sa mga tinuturo nyo, yung mga affirmations, yes. I am healed, yung mga ganon. I'm happy, I'm healed, I'm prosperous, yes. I'm blessed, yung ganon. So parang nung time na yun po, oo, miracle na nabuhay ako, pero I think yung quick recovery ko was yung in-open ko rin yung sarili ko to receive yung miracle. Yun. Wow. I think that's it. Ano? And yung mindset din po. Yung nakita nga ni Nathalie po rito sa magazine ng Kerygma, the magazine of the feast, ano po, ay unbelievable quick recovery. And I think yun ang pinakasikreto po, no, sa ating pong mailalagay sa ganitong mga mapanganib na kalagayan. The lesson that we're learning aside from being grateful is to acknowledge that God is present. God's mercy is with you all the time. Oo, kasi nung sa point nagkamalay na, tinanong daw niya sa nurse kung hanggaan kakatagal maaaring magstay sa ospital. Sabi nung nurse, baka it will take you months to be here. But look at her. She came home after 2 days. Bali, nakalabas po ako, after two days, nakalabas ako ng ICU. Ooh. ICU, to a regular bed. Wow. Tapos after 2 days, nakalabas ng hospital. Wow. Diba? Wow, hindi ko akala. Ako, in my mind, is 2 weeks. Wow, gano'n niya. So, yung po, ang pinakamagandang aral doon, kinilala mo, tinanggap mo ang
ang habag at awa ng ating yes. at pagmamahal niya mm-hmm. na all the time. And yung on the part of Jika naman, aside from, I think, recognizing, listening to Jika now, mm-hmm. the forever gratefulness that comes out of your heart, your mind, and your soul. Tsaka po yung strong belief mo din, na i-heal ka. Ayun. Yung ganun po. Na parang, oo, ganito yung condition ko, pero God is more powerful. And na, I am healed. I am healed. Oh, tsaka lagi akong kumakanta ng mga healing songs ng Lord. As in, parang lahat ng healing songs, parang kinakanta ko lang ng kinakanta. Great. Wow, ayan, more exciting. Excited po tayo. Babalik po kagad po tayo. Mag-station break lang po muna tayo. Huwag po kayong BBTU. Babalik po kagad ang Doctor's Orders. DWWW 774. Ang ating Philippine Standard Time, 9:34. Ang oras ay hatid sa inyo ng Joy Dishwashing Liquid. Ang ganda, nagsisimula sa kalooban. Be proud of yourself dahil ikaw yan. Mag-blooming G, beauty starts within Blooming G. For a healthy skin. With proper diet and healthy lifestyle, take Blooming G Borage Oil. It contains GLA plus vitamin E. Tulong para maging healthy and beautiful ang skin. Blooming G. A quality product of Bouch Laboratories. Mabibili sa Mercury Drug o sa BouchCares.com. Call 681-5627 or visit Blooming G Facebook page. Bouch Cares. Mahalagang paalala, ang Blooming G ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. At ngayon, narito muli ang Doctor's Orders. Good morning, Philippines! Magandang umaga po sa inyo lahat. Welcome back to Doctor's Orders. Mm-hmm. At lalong-lalo na kayong nandiyan sa Facebook, nakikita niyo po. Hello, ayan, kaway ka. Si Jika, our very, very special guest, Larah Anjelica. Pero out of this gratefulness ni Larah, ayan, no? Pati yung kanyang buhay, binago niya yung kaayusan. mm-hmm. Sige. At siguro bago lahat kasi may ino-organize po si Larah na akong gusto niyang magsalita. Mm-hmm. pero it's also about life, di ba? Yes. Sige, bago natin patuloy yung kasaysayan ni Larah, yung announcement po. Sige. For November. For November po. So, bali po sa November 16. That's a Saturday. Saturday. So, isa-share niyo po, Doc, yeah. Yung mga secrets to living healthy hanggang 100. Yes, 100. 108 nga kasi yun ang pinakamatanda na doon. No? Sige, secrets to living up to 108. Nire-raise ko sobra pa instead po. Of 100. And oo. Talagang a productive life. Para oo. Ma-enjoy, Doc, yung 100,000. diba? Sige, yes. Sige. Tell us about where is this place and how to get... if they want to reserve a slot, kasi limited slots lang to. Sige, please, Jika. So, ano po, bali, it will be in show. Okay. Ayon sa November 16 po. And kung mag-inquire po sila, text na lang po nila si Merle Ching, 0917-822-8048. Masyadong mabilis yun. Kailangan mabagal yung telepono. Bale, 0917-822-8048. Iyon, okay. For more information, di ba? November 16 po yan. Anong oras nga ito? Sige. Ay, hindi sa umaga. Ganun ba yun? Kasi nung una umaga. Ngayon, sige, yung oras. Ikaw bala magdikta. 2 o'clock po hanggang 6 o'clock. Okay, and this will be in? In show po. Mm-hmm. Okay, show? Show? Sorry, pati ako. Hindi familiar sa show. Saan po sa show? Sa Space MD po. Ayun. At for more information, siguro i-text nila yung numero ni Tita Merle, no? At pati dun sa... Space MD. Space MD. Pati ako, hindi ko alam yung lugar na yun. Kailangan kong ma-orient sa Space MD.
Show Boulevard ba yan? Mandaluyong. Or Pasig. Mandaluyong. Mandaluyong. Ayan, sabi nga po ng ating viewer na si Nathalie nga, everyday po akong nakikinig sa Doctor's Orders. Happy po na ibalita ko sa inyo at nagpapasalamat ako sa Diyos. As I recall, I'm very radiant. 20 years na po ako nakasurvive from my stem cell bone marrow transplant noong pa pong 1999. And I am thankful and I am blessed. I'm great now. God is good. I want to give back for the rest of my life before my book of life end. In my second chance to live, I ask for forgiveness and thankful po sa ating lumikha. Maraming salamat po sa Doctor's Orders na nakaka-inspire in many ways ang inyo pong programa. Ang magandang itanong ko din kay Yajika, ito yung nabanggit ko kanina, no? After the incident, how were you able to start all over again? Siyempre, hindi lang binalik ni Lord God ang iyong buhay, binigyan ka pa niya ng bagong buhay. Yes. So, parang ang nangyari po, syempre, pagbalik ko, ganun pa rin naman. I mean, bumalik ka sa trabaho. Balik ako sa trabaho. Kasi we were given a new life, yes. We are grateful. Mm-hmm. That means proceed on, di ba? Oh. O ganun nga ba? Wala namang kung nagbago na ganun pa rin. Yeah, yeah. As in, lahat po, in parehas pa lang. Mm-hmm. Pero ang nagbago po talaga, yung perspective. Mm-hmm. So, anong ibig sabihin nun? So, kung sa perspective, parang dati, pagod ka pumasok, ganon. Mm. Pero ngayon, parang dati, ano ba yun, papasok na naman ako. Pero ngayon, it's a privilege na makapasok ako. To wake up every day and to go to work. Mm. Yung ganon po. Tapos, ayun po, din, dahil nga din nag-flash, may mga flashbacks na ako nung akala ko katapusan ko na. So, parang ang mga flashbacks ko is yung mga time spent with family talaga and friends. Mm. So, talagang nag-commit ako na mag-suspend talaga ako ng time with them kasi yun naman yung important talaga. Yun. What matters most. What matters most. Tapos pati yung ano, since nung akala ko rin mawawala na ako, talagang nanghingi na ako ng sorry sa mga kasalanan ko. Tapos sabi ko, pinatawad ko na rin kung sino man yung mga yung mga nakasakit sa akin, ganun. So ngayon, na parang kapag may nakasakit sa akin or something, na parang okay, let it go. Parang hindi ko na siya patatagalin. No. Kasi itatanim, hindi ko na itatanim. Na not parang, even allowing it to grow one inch. Na parang okay, let it go. Parang nga ngayon na meron ka ng second life, you know. When you are alive, you feel pain. So ngayon, you're thankful that you're feeling it. No? And it's a privilege. Yes, I think yun na naman yung isang keyword kung kanina, gratefulness. And knowing that God's mercy and love is available to all. Yan ang mga lessons natin. Sinasummarize ko lang. And eto ngayon, coming out of that experience, returning back to the daily work or whatever is number one po, the privilege of waking up well every day. At pang-apat po. And really, what matters most now? Is it my work? Is it my family and friends? Ayan, di ba? Yan po ang nakikita natin sa buhay ni Jika ngayon. Jika, baka meron pang ibang... And then the forgiveness pala, no? Easily forgiving because you do not know the moments in your life will be gone, no? Easily forgiving. Parang alam mo na at that moment, God has always has been telling us to love and forgive and to be grateful. Yan ang tatlong mensahe natin po. Sige, so, yun po ang pinakamaganda, no? Learning from, I hope all of you are listening, kung meron mang nakasakit sa inyo, huwag nyo lang patubuin. Let go, sabi nga ni Jika. Kasi papahirapan mo lang din sarili mo. Yan ang talagang lesson po natin ang gustong paaral. Sige, Jika, baka meron pang natitirang dagdag na perspective. Napakaganda kasi I'm so inspired. I also feel your radiance. Parang nadagdagan yung radiance ko just listening to your story. Diba? Napayakap nga ako sa kanya kanina kasi wow, I knew, diba? Yes, Jika. Yeah, any further ayun messages po that you'd like to communicate? Na-maximize din yung everyday. Yun. Since as in, bawat araw is bawat a chance minuto, to... Bawat minuto, bawat segundo is a chance to love and serve. Wow, galing. Sabi nga po ni Miss Beth,
Ayan, sa kanya daw pong second life, I think the Lord, I will enjoy my life from now on. Heaven knows because I don't before. It would be interesting to find out how to love unconditionally, but with your help, I can do it. Sabi niya po. At happy listening po sa inyo. Ayan. Second life ko na rin po at nakasurvive po ako from an accident. Ganun din daw po ang kanyang naramdaman. Naririnig niya ang paligid pero hindi nagre-respond. Parang nagsisiguro nagsasalita siya, no? Pero wala pong tumutugon sa kanya. And right now, I am happy that I am 56 years old, strong, healthy, at wala pong maintenance na gamot. Ayan. See that? Ito man, mula kay Blanche de los Santos, what a miracle story from Gika. Mm-hmm. God is so good. Positive attitude. Strong faith. I admire you. God bless. Mm-hmm. Baka meron ka pa dyan mga ilang pahabol, Nathalie. Yes, mula kay Nathalie Kors. Ayan ang pangalan niya. Happy viewing po. Good morning po sa inyo and to your beautiful guest. Ako po yung regular listener. God bless po always. Ayan, at si Nenet and Boy Barao niya may pinadala na angkop sa buhay ni Gika, Psalm 107, verse 19 to 20. Then they cried to the Lord in their trouble, and He saved them from their distress. Mm-hmm. He sent forth His word and healed them. He rescued them from the grave. Let them give thanks to the Lord for His unfailing love and His wonderful deeds for humankind. Mm-hmm. Thank you so much, Nenet and Boy Baronya. Ganun rin po si Dr. Abby Gordon, guest natin kahapon. Hi, Doc Abby. Nagpapasalamat din for the great opportunity. Mabel Texon, good morning. Sige. So, Gika, kasi meron tayong dagdag na guest in a few minutes. Mm-hmm. Kung I would like you to give your, parang sabihin natin yung really parting message to, as you can see, so many people are also inspired by your story, as we ourselves here are inspired. Mm-hmm. Yung may dagdag ka pang mensahe kahit a repeat of all what you're saying. So, siguro po every day, kasi po I have this ritual na every morning na pagkagising ko, magpapasalamat lang ako. Mm-hmm. And parang, ihahawakan ko yung heart ko, tapos magpapasalamat ako na kasi it's a new day, it's a new life na kunyari kahit tulog ka, yung heart mo hindi siya nagsastop. Mm-hmm. Na 24/7 working hard for you. Mm-hmm. Na it's a gift na i-appreciate mo and i-maximize mo yung pwede mong gawin sa bawat araw. Wow. Wow. Ganda. O, diba? Okay. Sige, Nathalie, baka meron kang gustong basahin dyan if there are anything more. No? Ayan. Opo, ang ating mga listeners ay bumabati at natutuwa for another new life nga po ni Gika. At napakarami nga po sa Facebook ko, naghang nga. Message. Truly inspired by Gika's story. And right now, no, tayo Doc, mabibigay tayo ng payo. Mas feel na feel namin, Gika, na magbigay ng radiance o magbahagi po ng radiance sa ating mga kababayan. Hearing your story, no, na may ganito pong nangyari na totoo nga ang miracle and it happens to all of us, just acknowledge it. Yes, accept, yay. Acknowledge. Great. Oh. Tayo po yung mag-station break and I would like to thank Gika, of course. Mm-hmm. Hopefully in our last 3 minutes we will call her back. Huwag po kayong BBTU, babalik po kagad ng doctor's orders. Sa daily ng Adel Ashitabati, mas happy ka pag healthy ka, Adel Ashitabati. Ang Adel Ashitabati with Calcon ay mula sa piling-piling dahong tangkay at ugat ng Ashitaba. Tulong sa iyong kalusugan, Adel Ashitabati with Calcon ay kailangan. Isang tasa daily ng Adel Ashitabati, mas happy ka pag healthy ka, Adel Ashitabati. Ang Adel Ashitabati with Calcone ay mabibili sa EDSA Garden House sa Quezon Memorial Circle Garden, Landmark Supermarket, Trinoma, Makati, Alabang at Nuvali, The SM Store Kultura, Mercury Drug, The Generics Pharmacy at Dealers Nationwide. O tumawag sa 0916-499-6195 o 0920-908-6944. Madalas kinakagat ng lamok ang anak ko tuwing gabi. Buti na lang may Bygone Jumbo Katol. Mas malaki at nagbibigay ng mas mahabang proteksyon kumpara sa nakasanayan kong Bygone Katol.
Bili na! Top Moms Choose Top Protection. Uso na naman ang dengue. Siguraduhing protektado kayo ng Bygone. At ngayon, narito muli ang Doctor's Orders. Good morning, Philippines! Magandang magandang umaga po sa inyo lahat. Welcome to Doctor's Orders, our last portion of our show. Change topic lang ho tayo kasi pinapunta ko rin dito po ang isang bagong grupo, emerging po dito sa ating makabagong anyo ng pag-aalaga po ng ating body, mind, and spirit. At siyempre, alam ko, naging guest ko na dati, pero siya isa sa mga namumuno dito. Ang ating Ruben Manalastas, acupuncturist yet also licensed massage therapist. Welcome, Ruben. Mm-hmm. Yes po, Sir Ruben, sorry, papindot lang po yung buton. Ay, ito. Yung po isa, yes. Sa baba. Ayun. Ayan, okay. Sige. Good morning po, Doc Nathalie. Mm-hmm. Kami po yung mga holistic therapist. Mm-hmm. Pinakikilala ko po sa inyo yung mga kasama ko. Si Arnold Lampa. Arnold, welcome. Hello, sir. Hello po, sir. Doc. Patala. Lily, welcome. And si Deca Lama din natin ang tinig. Sige. Oh, sige. Hello po, good morning, everyone. At si... Yes. Hello po, good morning. Oh, Wilma. Wilma. Welcome, Wilma. Wilma, Lily, nga ba? At Arnold and Ruben. Sige. Yes po. Sige, Ruben, itong anong tawag niyo sa sarili niyo? Mga holistic therapist po kami. Okay. Tulad na sabi ni Doc, we treat mind, body, and spirit. Mm-hmm. Yeah. Lahat-lahat sa halos, papaarumpang maraan. Lahat-lahat ho na klaseng mga modalities, dala po namin tulad ng acupuncture o acupuncturist or acupressure, nandiyan po ang massage, nandiyan po ang iridology, reflexology po ang... Reflexology. Oh, alam ko maraming klaseng massage, eh, no? Anong nga ba? Swedish po, meron po kami chair massage. Okay. Meron po therapeutic massage po, sir. Sige, Arnold, please. Sige. Ano pa yung dadagdag mong serbisyo? Apo, apparently, we are and po, holistic therapist, a group of therapists who can treat and have knowledge about body, mind, and spirit by using the combination of different modalities po. Like, yun nga sinabi ni sir, reflexology, acupressure, therapeutic massage, like Swedish, shiatsu na gagawa din namin, iridology, tapos aromatherapy, cupping therapy, and other modalities. Bali, ano po sila? 14. Part ng parang alternative health therapy treatment po. Ikaw naman, Lily, anong pinaka-paborito mong gustong gawin? Facial. Para gumaling ang katawan, kaluluwa at kalooban ng isang tao. Kami, actually dito, ginagamit namin is combination. Mm-hmm. First, mas maganda kapag in-acupuncture muna siya. Mm-hmm. And then afterwards, andun yung holistic na massage na i-apply namin according sa mga concern ng mga clients or ng patient. Okay. Sige, Wilma, ano man ang gusto kong madinigang yung paborito, di ba? Kung anong ginagawa mong kakaiba sa ginagawa ng iba kasi... Mostly po naging ano ako sa cupping. Okay. Cupping po. Kasi yung after, bentosa yun, yes ba? Po, yung bentosa. Kasi po, pagkahalimbawa, after ko silang ma-ibentosa, doon sa mga, yung result ng pagtanggal namin ng cupping, na-trace na po namin kung saan sila may mga blockage. Ayun. Okay. Sige, si Ruben. Ano ko si Ruben? Matagal ko nang kakilali. Dito sa apat po natin. Guest ng holistic therapies eh. Bali. Sige, Ruben, na mula nung tayo nagsama sa maraming pamamaraan, ano, meron ka bang ibang ginagawa ngayon na dagdag, sabihin natin? Sabi o kung ano yung anyo, yung hanay, di ba? Hanay ng pagtingin mo sa isang pasyente. Ang ginagawa po namin ngayon, o ginagawa ko ngayon, Doc, bali, tulad nito, bali, akong tinatawag nilang kuya-kuya o yung pinaka-head nila. Yeah. Ngayon, kung ano man yung natutunan ko sa inyo, sinasaling ko sa kanila. Thank ibig sabihin, you. Thank you. Na ibabahagi ko sa kanila upang makatulong din sila sa ating kapwa. Mm-hmm. At ngayon, may mga ginagawa po kami, mga outreach o yung mga medical mission. At available po kami na anytime na gusto po nila kaming... magusto po nila kaming kuhanin o gusto nilang makatulong kami sa kanila,
tawagan lang po nila kami. Mm-hmm. Bali, kasi ang grupo po namin, every Wednesday, nag-set po kami ng... clinic, yun ba yan? Clinic sa Nova Mall. Nova Mall, Novaliches Bayan po. Sige, saan doon? Alas 10 po hanggang alas 7 sa Nova Mall, third floor. Nandun po kami. Sige. Every Wednesday. Ako kasi, bihirang-bira ako mapadpad sa Novaliches. Opo, opo. Sa bayang Nova Mall na yan. Malapit din, may daan sa Fairview, no? Opo, opo. Ayun, may daan sa Fairview. Fairview po. So ito ba ay bayan mismo ng Novaliches? At yung Nova Mall ay hiwalay ng mall sa ibang mall, ganun ba yun? Opo, opo. Yes. Meron po siya katabi, rin. Halos katabi ng simbahan. Opo, opo. Katabi ng simbahan. Alam mo, alam na ba? Namamalengke ako sa Namamalengke. Dalawin mo kami ng Natali. Every Wednesday. Libre lang doon. Libre lang kami. So Arnold, meron bang telepono na pwede nilang tawagan? Meron naman po, sir. Bali, yung group po namin, tawag namin Medsan Batch 14 Group. Mm-hmm. Po, under po kami, sir. Okay, ano, sir, Wawi Santos. Mm-hmm. Hindi, ang kailangan so, natin ngayon, telepono. Po namin. Then, telepono po hinihingi namin. Na. Opo, ang inaabang-abangan ang ating mga nakikinig. 0995 tapos 873-5243 po. Yun. Parang medyo mabilis yun eh. Kasi yung mga nakikinig sa atin eh. Ulitin ko po na. Ulitin ko po. Kumukuha pa ng ballpen. Ulitin ko po. Bali, contact po. 0995-87-352-43. Yun. Ruben Manalastas po. Bali, contact person. At si Arnold, at si Lily, at si Wilma. Okay. So ikaw naman, sige Arnold, bilang nurse, kasi si Arnold po isang nurse, pero ngayon nandito masamot-saring holistic therapist. Ano naman ang nagbago sa iyong perspektibo bilang isang nurse? At ngayon, eto, nalaman mo pa yung iba na hindi tinuturo sa nursing schools. Oo, totoo yan. Ayun nga po, bigla ko pong nalaman na yung ibang sakit po at saka ibang illnesses, pwede siyang makuha to alternative treatment, hindi lang sa conventional medicine. Mm-hmm. Pwede siyang pagsamahin, mm-hmm. and then ang ganda ng result po. Apparently mm-hmm. kasi sa ano po, sabi mo conventional medicine, mm-hmm. ang talagang natitreat, physically siya. Totoo. Pero yung holistic therapy, mm-hmm. kabuuan siya, including your, ano po, body, mind, and spirit. Oh. Yeah. Kasi ano, sana kasama po kasi yung mga yoga at mga ano. Mga dagdag pa yun. Sige. Okay, so hihinga natin uli ng huling imbitasyon, di ba? Sa ating mga nakikinig. Paano ba makikinabang sa grupo ng holistic therapy? Sige, yo ba Lily, meron kang babanggitin? Paano ba kayo mararating? Paano kayo maaabot? Pakiulit natin. At yung unaw na isa, Nova Mall, siguro interesado na tuwing inaanong araw to? Wednesday. Tuwing Wednesday po siya, so magpunta lang po kayo sa Nova Mall. Ang contact number po ay 0995-873-5243 or meron din siyang smart 0928-481-4548. Lalong-lalo po kayo po yung taga Novaliches. Siguro Santa Maria Bulacan, malapit na ron, no? Yes. Mga taga San Jose del Monte. Sa doon nga pala ito, kasi ako'y bihirang mapadpad doon, di kagaya ni Nathalie, sa bayan ng Novaliches, diba? Sa tabi ng simbahan, ang Nova Mall. Mm-hmm. Wilma, bigyan mo naman kami ng konting paanyaya, di ba? Sa ating mga nakikinig ngayon, kasi ilang minuto na lang ang nalalabi. Doon po sa mga halimbawang merong mga dinaramdam na hindi nila nakukuha ang ganap na yung resulta ng sakit nila, pwede po naming magawa ng paraan yan. Maari pong sa pamamagitan ng pagmasahe, ng acupuncture po na namin nalalaman, o kaya pag halimbawa po yung sa pag-trace po namin sa iris analysis po, doon po malalaman na rin namin kung saan ho sila may mahinang, may mga dinaramdam. Okay, great. Maraming salamat kay Lily, kay Wilma, kay Arnold, at kay Ruben. Salamat din po. Okay, maraming salamat. Salamat po. At inaabangan na ni Nathalie
ang mga inyong serbisyo dito, yes, sa DWWW. Oo, tsaka pwede bang sample diyan yung aming news team? Oo nga. Kasi kung pupunta ko kayo, no, it would be good, no, mas mainam po kung itatanyong nyo po sila kung ano po ang nararapat din po na treatment sa inyo. No, halimbawang nabanggit po nila reflexology, minsan tinatanong po na ating mga therapist kung sila po ba may diabetic foot, no, may ibaw hypertensive or etc., no. At ito po ang magandang pagkakataon na ma-meet din ho sila at makita nyo sa Facebook Live and you're able to ask them pag nabisita nyo po sila. Ayan, maraming salamat. Again, one more time, maraming salamat sa holistic therapist. Kaya pinamumunan po Ruben Manalastas, Arnold Lampa. Lily Matala. At Wilma Bilyaba. Okay. Hihinga natin ulit, sige, ng parting statements lang ulit. Nandito pa, gusto ko ling tawagan ulit si Jika. Jika. Yes, again, nagpapasalamat na po, aside from lubos na pasasalamat din sa pagpunta rito nila Ruben, ni Wilma, ni Lily, at ni Arnold. Pero po, binabalik lang natin for the last 3 minutes. Yes. Something. Baka may nabibitin pang mensahe o gustong ulit-ulitin ni Jika para sa inyong lahat. Jika, please. So, ayun po, since privilege yung... Privilege yeah, mabuhay na i-enjoy natin. I-enjoy natin and gamitin natin to love and serve. Love and serve God and love and serve others, our fellow others. Saka meron kang nilagay dito sa yung column na movie na Breakthrough. Papanoorin ko nga yan. Yan, sige. Ikaw naman, Nathalie, after hearing the story and also reading it, no, yes, in Kerigma Magazine, anong issue nga to? Baka pwedeng hanap-hanapin. July issue of 2019 ng Kerigma. Okay, at yun nga po, nabanggit ko kanina, no, mas magiging, kumbaga, mas feel na feel namin ang pagbabanggit po ng positivity every day because of your story. Yun ang napaganda. And kung titignan mo, Doc, ano, we have here, no, si Jika, who had been telling us about the miracles do happen. And ang ating mga therapist also na nandyan to help us out. Ayun, every day. Diba? No? Magkatugma, no? Oo, wala na kayong hihilingin pa. Nandyan po lahat ng tulong and sa guidance din po ng ating Panginoon. Ano, you are able to enjoy life. Yes, enjoy gratitude life is correct, the name. Mm-hmm, mm-hmm. And the love and forgiveness. Mm-hmm. And acknowledging God's mercy and love. Napakaganda. Yeah. Sige po. Ito, I'll just like to read this message again na akmang-akma rin sa story ni Jika at sa story rin ng ating mga ating holistic therapist. Galing po to kay Roger Santos ng Fairview. Mm-hmm. One sure way to have a good day is by cleansing our heart. No bitterness, no hatred, no anger, no fear. Enjoy a heart that never hardens, a temper that never rises, a touch that never hurts, a love that never dies. God alone has all these tributes. Let's radiate God's love and enjoy the day. Mm-hmm. Thank you so much, Roger. Thank you so much, Kejika. Truly inspiring, truly grateful, and truly loving. Yes. Thank you, Nathalie, pasalamatan rin natin ang ating Doctor's Orders team. Yes, salamat po sa ating piloto ngayon, si Poging Kuya Verly. Ayan, syempre si gandang Kenny at si gandang Camille, also kay Poging Armin. Happy birthday again kay gandang Jonah. Oh, Jonah, happy birthday. Yes, and thank you so much for your great assistance to us. At susunod na nga po ang Music and Memories kasama po si Miss Avi Divierte. Hanggang bukas po ang inyong lingkod, Dr. Jimmy Galvez-Tan. David. Nagpapaalam at nagpapasalamat. At naway inyong araw po ay maging puno ng kalusugan. Kaligayahan. At kasaganahan, wag po nating kalimutan. Gumawa po ng mabuti sa ating kapwa. At maging anghel, maging biyaya at maging liwanag sa isang nilalang ngayong araw po nito at sa lahat po ng araw ng 2019. Thank you so much. Have a great day. God bless you all. DWWW. Shete, shete.